sa ating gawain. At habang sa umagang ito ay paghahandain ko po ang mga maghahandog na awit. Amen. Unahin ko na po yung mga bata sa Sunday School at susunod po natin na maghahandog ay yung sa ating Panginoon. Praise God. Nandiyan na ba sila yung mga bata, yung mga Sunday Schooler? Praise God. Amen. So habang inihintay natin sila, awitin natin yung I'm Not of This World. Praise God. At batiin na rin natin siguro, batiin na lang siguro natin ating mga bisita sa magang ito at ma-recognize natin sila sa ating kalagitnaan habang naghahanda yung mga kabataan. Praise God. So, wala rin bisita. Amen. So, salamat sa Panginoon. At kung meron mang mga bisita natin sa umagang ito na ating pong kasama, na hindi po natin nailista ang pangalan, ay welcome kayo sa gawain ng Panginoon. Naway si Lord ang mangusap sa inyo at naway ma-realize natin na ang Panginoon ang siyang kailangan natin sa buhay natin sa umagang ito. Praise God. I worship you.
Praise the Lord. Dawagin ko na po ang mga choir para sa awitin sa praise God sa umagang ito. Amen. Praise the Lord. Amen. Sa umaga pong ito ay aawit po kami ng We Salute, yung inawit po namin sa pa at dahil mga kasama po ni ng choir, Sister Nimpa ay inaalala namin siya sa umagang ito. At hindi lang Sister Nimpa, kundi mga kapatid natin na nawala na. At gusto namin silang parangalan sa umagang ito. At gusto namin silang pasalamatan sa buhay na binigay nila para sa ating Panginoon. At inaalala namin po sila sa umagang ito. At naway ganyan din po kayo mga kapatid na alalahanin natin sila sa umagang ito. Praise God. Respect and honor for this noble life you've lived. We know that this is not the end. We'll see you soon someday. Now you're no longer trapped in time, but you're blended with eternity. We say to you until, dear soldier, go rest in your theophany. We salute a soldier of the cross, a mighty Gentile warrior, a brother, a father, and a friend. We salute a victorious overcomer, testings and the trials. Your faith only grew stronger, always standing at your post of duty, shouting from the amen corner. Now your chapters have been written, and the book of your life is closed. You'll hear him say, well done, my child, you have overcome as I. We salute a soldier of the cross, a mighty Gentile warrior, a sister, a mother, and a friend. We salute a victorious overcomer, remembering your years of sacrifice and service to the bride. We saw it was the life of Christ displayed before our eyes. Your dedication and commitment to the cause for which you stood
give us faith to press on to the end, knowing we'll meet you soon again. We salute. Servant to the cause, the work and ministry of the Lord, the beauty of Israel on display, live voice standing forth. Today we bless our God on high for your fervent princely life. God's promise will be our anchor in faith. Sister Nimba will meet in the skies. We salute a soldier of the cross, a mighty Gentile warrior, a sister, a mother, and a friend. We salute a victorious overcomer, sister. Victorious overcomer, a battle-scarred warrior, our sister, we salute you. Our sister, we salute you. Praise the Lord God. Amen. Salamat sa ating mga choir at naipadama po natin sa kanila na tayo po'y nakikiramay sa ating kapatid, Brother Carlo, at sila Sister Sister Merly sa Enubero family. At salamat sa Panginoon sa awiting yan. Amen. So sa umagang ito ay dadako na po tayo sa ating mga announcements at upcoming events natin. So, sa June 3 po ay meron po tayong youth service. Ngayon po yan at 1:30 p.m. So mga youth, ay invited po kayo ngayon sa gawain yan. At naway magkita-kita kayo dyan mamaya sa hapong yun. Praise God. At June 10 po, sa next Sunday ay meron pong elders general meeting. Sa ganap na alas 2 naman po yan. So paghahandaan po ng mga elders, ang mga financial report, ang ating pong mga accomplishment report sa kanilang sa ating meeting na yan, at pati na rin po yung ating mga financial na parang pera talaga. Amen. Tawag dito, physical count yan. Okay. Salamat, Brother Ed. Amen. At ang ating pong Sunday School Department anniversary ay mamove naman po sa June 17 para po pagbigyan ng ating ang meeting ng elders. Ito po ay gaganapin sa alas 2 ng hapon. Paalala po sa mga magulang, ang ating pong registration fee na 70 pesos ay patuloy po nating sinisingil, at
yung mga nais pong mag-ambag para sa anniversary na yan. Praise God. So salamat din sa ating mga kapatid na sumusuporta sa Sunday School at pagpalain po kayo ng Panginoon. Praise God. At Men's Overnight Fellowship naman po sa June 26 na po ito, sa last Tuesday of the month, sa ganap na alas 8 ng gabi. Ang topic po ay What is the Seventh Seal? Ito po ay mga presenters po ay si Brother Hansel Karandang at si Brother Arnel Navales. Praise God. Amen. So yun lang po. At sa umagang ito ay patuloy nating isama sa ating mga panalangin ng ating church. Amen. Sa patuloy na pagsuporta natin. Praise God sa ating build project. Praise God. Amen. So, dadako na po tayo sa mga mag-birthday naman sa umagang ito. At naway pagpalain kayo ng Panginoon sa binigay na buhay sa inyo. At sabi niya, sabi dito sa Matthew 7:7, Ask and it shall be given you, seek and ye shall find, knock and it shall be opened unto you. Praise the Lord God. Salamat sa pangako ng Panginoon. At June 4 po, bukas ay birthday po ni Brother Carlo Muñoz. Happy birthday sa'yo, Brother Carlo. Praise the Lord Jesus. At birthday po ni Brother Arnel Navales sa June 5 po, sa Tuesday. Happy birthday sa'yo, Brother Arnel. At birthday po ni Mami sa June 5 din po. Happy birthday, Mami. Praise God. At si Brother Jeremy Mejia sa Tuesday din po yan, sa June 5. Happy birthday. Brother Junel Barredo sa Tuesday, sa June 5 din po. Amen. At Brother James Arellano sa June 5 din. Ba, dami nilang sa June 5, ha? Mukhang marami magpapakain sa atin, ha? Amen. So, sa Wednesday naman po, sa June 6, Brother Jason Perejoles. Happy birthday. At birthday po ng ating kapatid na si Brother Kenneth Juarbal. Amen. Sa June 7, sa Thursday. Happy birthday sa iyo, Brother Kenneth. At si Brother Jefferson Santos sa June 7, sa Thursday din. Happy birthday sa iyo, Brad. Birthday po ni Brother Jong Banglo, si Ninong Jong, sa June 8, sa Friday. Happy birthday po, Ninong. At Sister Michelle Llorente, sa June 8 din po yan, sa Friday. Amen. At birthday din po ni Sister Phoebe Piona sa June 8 po, sa Friday din yan. Happy birthday sa'yo. At kay Sister Lovely Ann Junio, sa June 8, sa Friday. Happy birthday sa inyo lahat. Sister Joanna Marie Mercado, sa June 9 naman po, sa Sabado naman po yan. Amen. Ang dami palang nag-birthday ng June sa atin. So you've been a blessing in countless way and you're celebrated with love today. Happy birthday from your family, Elect Bride Assembly. Praise the Lord God. Salamat sa Panginoon sa mga ating kapatid na pinagkalooban ng panibagong buhay. Amen. Sa magang ito ay dadako na rin tayo sa ating tithes and offering at ang ating mga pledges sa ating Panginoon. At tatawagin ko si Brother Ed para po ipanalangin ating mga kapatid, pati na rin po ating mga tithes and offering and pledges. God bless you, Brother Ed. Praise God. Samahan niyo po ako sa pananalangin sa umagang ito. Unang-una ipanalangin natin ang may karawan sa nagdiriwang sa loob ng isang linggong ito. Panginoon Diyos, kami po ay napakapalad na makapilit, makasama namin at maging bahagi namin buhay ang mga kapatid namin nagdiriwang ng karawan sa araw pong ito at hanggang sa Sabado, Panginoon, babae at lalaki na tinawag mo sa iyong pangalan, iniligtas at nabubuhay sila sa isang dalilan upang purihin ka, pasalamatan. Salamat po sa mga taon, araw na nagdaan na sila iniligtas mo, pinagpala sila na sa maraming bagay at ngayon, Panginoon, ay nagdiriwang sila sa napakasayang panahon. Kinikilala po namin na ang araw nito ay ginawa mo para sa kanila. Kaya naman, hayaan mong pagpalain mo sila at hayaan mong ibuhos mong pagpapalang hindi lamang bilang-bilang, Panginoon, sa maraming kaparaanan. Hindi lamang sa kanilang mga pisikal na pangatawan, kundi sa maraming bagay, sa kanilang mga panalangin. Hayaan mong, Lord, ipagkaloob mong kanilang mga desire, Panginoon, sa kanilang puso. Sa kanilang karir, sa kanilang tahanan, sa kanilang pamilya. Huwag mo silang kakalimutan sa gantong okasyon, Panginoon. Purihin ka sa kanilang buhay, pagpalain mo sila. At ganoon din, Panginoon, kami po ay napakapalad na kami po ay makakabahagi sa napakagandang gawain na merong Elect Bride Assembly. At sa tuwing dumarating, Panginoon, ang pagkakaloob, kinikilala po namin ito isang pribileheyo para sa amin dahil hindi po namin nilalagpasan ng ganito pagkakataon dahil alam namin kinikilala mo po, Panginoon, ang pagbibigay namin sa lahat ng aming mga offering, sa mga kusang handog,
sa mga pledges namin at sa ikampung-sampung bahagi namin kinitaan. Alam po namin, Panginoon, hindi ka nahuli kailanman. Pinagpala mo kami sa maraming kaparaanan, sa aming trabaho, sa aming kalusugan. Pinagpala mo na kami, Panginoon. Kaya naman, haya mong maibalik po namin ang aming bahagi, Panginoon, sa oras pong ito, Panginoon. Nawa, ang bawat kapatid, ang bawat isa na magbibigay, pagpalae mo, hindi lamang kanilang kalusugan, kundi ang kanilang mga trabaho. Haya mo maging blessing sila, Panginoon, sa lahat ng kaparaan, Panginoon. Purihin ka, Panginoon. At kinumama ang aking dalangin sa mga kapatid namin, nag-iingat ng salaping ito na malilikom. Patuloy naming inaalay sa iyo. Haya mong magamitin namin ito, may karunungan at katalinuhan. Ang sabi na yung salita, Lord, ito po ay nagagamit din naman, Panginoon, para sa pag-ayuda, sa mga tulong, Panginoon, sa aming gawain sa lugar pong ito, Panginoon. Napaka luwalahati, Panginoon, ang araw pong ito, Panginoon. Dahil kumpletong-kumpleto po kami sa pangangaral, sa pagkakaloob, at sa pagpupurit pagsamba. Ginawa mo kumpleto aming pagsamba, Panginoon, sa araw pong ito. Kaya naman, haya mong lubusin mo, Panginoon, ang kasiyahan ng bawat isa sa pamamagitan po ng sa pagmamagitan po ng pakikinig ng salita, Panginoon. Pagpalain mo yung lingkod na gagamitin, haya mong ihanda namin mga puso, Panginoon, sa pagtanggap ng napakadakilang salita mo para sa araw pong ito. Naway maging kalakasan po, kagalingan, at makakuha kami ng biyaya mula sa iyo, Panginoon, sa pamamagitan ng yung lingkod na aming pastoray na gagamitin. Purihin ka, Panginoon, malugod ginawa, Panginoon, sa kabuuan ng gawain ito. Sa pangalan po ng Panginoong Kristo, lahat tayo magsabi ng Amen and Amen. Amen. Ihanda na rin natin ating mga puso, mga kapatid, sa pangaral ng salita ng Panginoon. Tutuloy-tuloy na po tayo pagkatapos po ng ating offering. Praise God. That I am, all that I have, I lay them down before you, O Lord. All my regrets and all my acclaims, the joy and the pain, I'm making them yours. A pleasing sacrifice, Lord, I offer you my life. Things in the past and things yet unseen, the wishes and dreams that are yet to come true, and all of my hope, my plans, my heart and my hands are lifted to you. And Lord, I offer my life to you, everything I've been through, use it for your glory. A pleasing sacrifice. Tayo lahat muli ay tatayo, mga kapatid. And Lord, I offer you my life. Minsan pa, hallelujah. And Lord, I offer my life to you, everything I've been through, use it for your glory. Lord, I offer my days to you, lifted my praise to you, as a pleasing sacrifice. Lord, I offer you my life. Lord, I offer you.
pinupuri ka namin, Panginoon, sa umagang ito. Hallelujah. Oh, as the deer panteth for the water, so my soul longeth after thee. You alone are my heart's desire, and I long to worship thee. You alone. Hallelujah. Oh, you alone are my strength, my shield. To you alone may my spirit yield. You alone are my heart's desire, and I long to worship thee. Second stanza. Hallelujah. Oh, I want you more than gold. Purihin natin ang Panginoon. Taas natin ating mga kamay sa Panginoon sa umagang ito. Hallelujah. Ang totoo naghahangad sa Panginoon. Praise God. Ay may pag-aali. Walang pag-aalinlangan sa umagang ito. Amen. Praise God. Oh, I believe joy giver and the my to you alone, hallelujah. Oh, and you alone are my strength, my shield. Sorry. Oh, you alone make my spirit free. And I long to worship you, and I long to worship you. Yes. We love you, Father. Let's just express our love to Him this morning. Kung talagang mahal niyo siya, ihayag niyo ito ngayong umaga. Sambahin niyo siya mula sa kaipatura ng inyong puso. Oh, we love you, Jesus. Thank you. We love you more than any other, Lord. Jesus, ikaw lang may kakayahang tumubos sa amin. Ginawa mo yon sa pamamagitan ng pag-aalay ng iyong sarili para sa amin. Ganong klase ng pag-ibig ang namalas namin sa iyo. Hindi pag-ibig na, Lord, nag-iimbot o naglilista, Panginoon, ng mga ginawa niya para sa amin. But it's a sacrificial love. Alam niya na hindi namin kayang tumbasan ng pag-ibig. Alam mo yun, Panginoon, pero minahal mo pa rin kami sa paraan na ginawa mo, Panginoon. We love you. Dahil doon, Panginoon, naririto kami, naglilingkod. Naririto kami nananambahan. Hindi dahil sa napilitan kami, hindi dahil sa natatakot kami dahil ikaw ay Diyos, kundi dahil nakita namin kung gaano kalaki ang pag-ibig mo sa amin. Na kami ay napaibig din sa iyo. At ngayon, Panginoon, aming paglilingkod, ang aming pagpapasakop, ang aming pagsunod ay hindi dahil sa takot lamang namin, kundi dahil mahal na mahal ka namin. Dahil una mo kaming minahal. Nung hindi pa kami kaibig-ibig, minahal mo na kami. And even before the foundation of the world, you loved us. Our prophet said that your love for us is an elective love. Hindi mo, Panginoon, tinignan ng mga kahinaan namin. Hindi mo tinignan ng mga gagawin naming mga, Lord,
kamalian sa hinaharap, kahit na alam mo bilang Diyos, you still loved us because you elected us, Lord. Because we are a part of you before the foundation of the world. Kaya mo, Panginoon, ma-appreciate namin ang gustong pag-ibig nito sa aming pagtingin sa iyong salita ngayong umaga. Samahan mong iyong lingkod. Ma-express ko, Lord, sa abot na aking mga kaya. There's really no way to express that love by words, Lord. Kung gaano kadakila ito, gaano kalawak, gaano kataas, gaano kalalim. But Lord, nawa ang hindi kayang gawin ng bibig ng tao ay gawin ng iyong espiritu sa puso ng bawat isa. Ipahayag mo sa kanila ang lalim at lawak at kadakilaan ng iyong pag-ibig sa kabawat isa in a personal way habang nangangaral lang yung lingkod, Lord. Hindi lang po dito sa building na ito, kundi sa lahat ng dako kung saan mapapanood ang aming service na ito, Lord. At tulungan mo mga anak mo because we've come, Lord, trusting, Panginoon, depending on you, na Panginoon, matutulungan mo kami sa aming mga hinaharap na mga hamon, Panginoon, sa buhay namin ito, Ama. Narito kami iniwala na mapapagaling mo kami sa aming karamdaman. At Lord, mapapasigla mo kami muli sa aming pananampalataya. We believe that, Lord. Yan ang aming expectation, Lord. Because we know what kind of a God you are. Kaya maaari kaming magkaroon ng tamang expectation dahil nagpakilala ka sa amin, Panginoon. Salamat po. In Jesus Christ's name, this is our prayer. Amen. Praise the Lord. Purihin ang Panginoon sa umagang ito. Good to see you again in the house of the Lord. Amen. Amen. Damdam ko ang presensya at pag-ibig ng Diyos ngayong umaga. And malaking pribileyo para sa akin ng makapaglingkod ng ganito sa inyo dahil sa ganitong paraan, bibigyan ko ng pagkakataon na masuklian man lamang ang pag-ibig ng Diyos na ibinigay niya sa akin sa abot ng aking makakaya. Amen. Patuloy natin pag-pray si Sister Fina Ferrer. Ferrer ang asawa ni Pastor June. Yun po ang kanyang hiling. Taas lang daw po natin siya para sa lubusang recovery at pagaling doon sa operasyon na ginawa sa kanya. Amen. Kung ano man yung naging problema niya sa kanyang leeg, itaas po natin sa ating Panginoon. Alright, Ephesians chapter 5. Kung meron kayong mga Bible, babasa na tayo ng ating scriptures. Paalala sa Sunday, general meeting natin. Please come at 2 o'clock para po hindi tayo gabihin sa ating meeting. Remember, meron tayong reporting. Yung report nyo, gawin yung concise, mas maiksi, mas mabuti. Amen? Para hindi po tayo masyadong magtagal. Hindi kailangan i-detalye nyo ng gusto. Although we'll also have our tawag dito financial reporting. Amen? Sa araw na yun para makita natin ang lagay natin financially, bawat department, trustee, deacons, at lahat ng iba pang may hawak na pera ng church. God bless you. Ephesians chapter 5, verse 23 hanggang 25, bago tayo magsipo. Sabi dito, kung nakita nyo na, for the husband is the head of the wife. For the husband is the head of the wife, even as Christ is the head of the church. And he is the savior of the body. Hindi lang siya puno, hindi lang siya ulo. Bago siya maging ulo ng kanyang iglesia, alalahanin niyo na niligtas niya ang iglesia. Siya ang tagapagligtas ng katawan. Verse 24. Therefore, as the church is subject unto Christ, so let the wives be to their own husbands in everything. This is full submission. Kung paano daw ang iglesia ay nagpapasakop kay Kristo, ay magpasakop din naman daw ang mga asawa sa kanya-kanyang asawang lalaki sa lahat ng bagay. 25. Husbands, love your wives. Okay? Huwag kayong may stuck doon sa verse 24 pagka kayo'y lalaki. At gamitin palagi yan. Sabihin, paalala sa asawa. Remember ako ulo.
Verse 25, pinapalalahan na kayo ng scripture. Husbands, love your wives, even as Christ also loved the church and gave himself for it. Paano nyo dapat mahalin ang inyong asawang babae, mga asawang lalaki? Katulad ng pagmamahal na ginawa ni Kristo sa iglesia, na kanyang inialay ang kanyang sarili para dito. Amen. Pagpalain ng Diyos ang kanyang mga salita. Mari tayong magsipo ngayong umaga. Praise the Lord. I feel like love is in the air. Love is in the air. Bakit? Kasi dami nagpaalam sa akin this year eh. Dami nagpaalam na mamamanhikan na, nagpaplano na, nanliligaw na, akyat na ng ligaw, mapaalam sa magulang, sa pastor, ang dami po. So this is really, amen, something that is phenomenal. Amen. Kaya hinahanda ko ng sarili ko sa mga pangangaral na pangkasal. Okay? Kaya mistulang pangkasal itong mensahe na inyong maririnig ngayong umaga. But this is still about the church. Remember, ating serya ay tungkol sa iglesia na itinayo ni Kristo, the church that Christ built. Tayo ay nasa part 18 na ng seryeng ito. But I want to give a subtitle to this na As Christ Loved the Church. As Christ Loved the Church. Yan ang pinaka-tema natin, pagdidiinan natin sa umagang ito. As Christ, kung paanong minahal ni Kristo ang iglesia. Alright. Sa Biblia, marami pong pagtutulad na ginawa ang Diyos sa relasyon niya sa kanyang iglesia. Alam po natin yan. And Paul, being given a special understanding of the relationship of God with the church, kanya pong nakita ang maraming paraan ng pagsasalarawan ng relasyong ito sa pagitan natin ng Panginoon para maunawaan ng bawat isa sa atin sa isang malinaw na paraan. Gumagamit siya kadalasan ng parallelism, magamit siya ng allegory. Ano ito? Ito'y paraan ng pagkukumpara ng dalawang bagay, magkalayuman sa isa't isa, pero maaring mas matutunan mo, malaman mo, maunawaan mo ang tungkol sa isang bagay na yun kung ikukumpara doon sa bagay na malayo sa kanya. Ibig sabihin, yung layo nila is from heaven to earth. Like, kinumpara ni Paul minsan si Hagar sa Mount Sinai. Diba? Kung paanong si Hagar ay babae sa alipin. Aliping babae. At ganun din ang Mount Sinai kung saan ang batas ay ibinigay. You know? Hindi tayo napalaya ng batas, tayo nakulong ng batas, ang sabi ni Brother Benham. So ang bagong tipan ay higit na dakila kaysa sa lumang tipan sa kautusan dahil ang biyaya ang naglabas sa atin sa kulungan. Amen. Yung kautusan, kinulong tayo. Pero nung dumating ang biyaya, pinalaya tayo. Sino man nagpapasalamat na tayo nasa ilalim na ng biyaya ngayon? So ano yun? Mga pagtutulad, parallelism, allegory. Diba? Ngayon naman, ikukumpara ni Pablo ang iglesia sa babaeng tao dito sa ibabaw ng lupa. At ikukumpara niya ang lalaking asawa sa kanya mismo na Diyos. Kita niyo yung layo ng distansya sa pagitan nila. Pero yan po ang silbi ng paghahalintulan. Marahil ay makalangit ang tawag dito o makalupa ang ilustrasyon. Pero ito ay merong makalangit na kahulugan. Alright, sana nasusundan niyo ako. Praise the Lord. So, maraming paghahalintulad na ginawa ang Biblia sa relasyon natin. Like, for example,
tinulad tayo, ang Diyos, si Kristo ay tinulad sa vine and we are His branches. Diba? What else? Tayo ang vineyard, siya ang husbandman. Tayo ang anak, siya ang father. Father and child. Siya ang, tawag dito, manging isda at tayo yung mga nahuhuling isda. Tama ba? Siya ang pastor at tayo ang mga tupa. Hallelujah. Siya ang araw, tayo ang buwan. Alright? Siya ang naghahasik ng bini at tayo ang bini. Alright? Pero ang pinakamalolahati, pinaka-intimate, ang pinaka-nag-express ng gusto, nagpapahayag sa isang, sabihin natin, malino na paraan ng relasyon natin sa kanya ay ang ating ay ang relasyon ng isang ng isang mag-asawa, ng isang lalaki at ng isang babae na nasa isang relasyon bilang mag-asawa. Ito ay salamin, sumasalamin ito pinakamagandang paglalarawan ng sakdal na relasyon o ugnayan ni Kristo at ng kanyang iglesia. So yun po ang ating titignan sa umagang ito. Hallelujah. Ito po'y totoo, kaya hindi po katakataka na ang Biblia ay punong-puno ng kwento ng pag-aasawa, ng relasyon ng mag-asawa. Because ang kwento natin sa pagitan natin ni Kristo ay kwento talaga ng pag-ibig. Diba? At ito'y naisalarawan sa buong bahagi ng Biblia. Doon sa pasimula, alam natin, ano bang nangyari nung pasimula? Kasalan. Umpisa pa lang yan ng Biblia. Amen? Pagkatapos sa gitna ng Biblia, ano ba ang gitna ng Biblia? Isaiah. Na parang isang Biblia din in itself dahil meron 66 chapters. Amen. At makikita niyo sa simula ay ang kapanganakan, pagkatapos ang crucifixion sa gitna at sa dulo, amen, ay ang bagong langit at bagong lupa. Praise the Lord. Isaiah, typing the whole Bible in itself. At doon sa Isaiah, in the middle of the book, si Kristo, ang Diyos ay nangusap, amen, at nagsabi, "For thy maker is thy husband." Isaiah 54 verse 5, speaking to Israel. So you see, pag-aasawa, mag-asawa ang mas mabubungaran nyo sa Genesis. Sa gitna, makikita nyo si Kristo, dinideklara, ang Diyos dinideklara niya ang kanyang sarili, hindi lang manlilika, kundi asawa ng iglesia, asawa ng Israel. Amen, na tumitipo sa kanyang iglesia. Nasusundan nyo ba ako? At sa dulo ng Biblia, amen, makikita nyo na ang lahat sa Biblia ay magtatapos sa isang kasalan. Ang kasalan ng kordero ng Diyos at ng kanyang nobya. Hallelujah. So it's marriage from the start, at the middle, and at the end. Hallelujah. So verse 23 to 24, yung ating binasa kanina, these verses speak of headship and submission. Sabi dito, basahin natin ulit. Husband is the head of the wife. What is that? Headship. Pamumuno. Pangunguna sa isang relasyon. Husband, the husband is the head of the wife, even as Christ. Pero palaging itinutulad. Kaya nga, parallel eh. Inahalintulad palagi. Diba? Kung gusto mong malaman kung tama na yung pamumuno mo bilang asawang lalaki, ikumpara mo kay Kristo. Ayun. Naintindihan nyo? Kung palagay nyo, pwede kayong tawag dito, mag-demand ng pag-ibig sa inyong ng pagsunod sa inyong asawa, kumpara nyo muna ang pamumuno nyo sa paraan ng pamumuno ni Kristo. Alright? At sasabihin ko sa inyo, pagka nakita nyo na yung pamumuno nyo, yung headship nyo ay katulad na nung kay Kristo, you don't even need to demand submission. Submission will come automatically. Titiyakin ko sa inyo yan. Pagka naging katulad na, kayong mga lalaking asawa, asawang lalaki, pag naging katulad ng pamumuno nyo sa asawang babae nyo, amen, nung ginawa ni Kristong pamumuno,
at kasalukuyan niyang ginagawa sa iglesia, hindi mo kailangang pilitin na sumunod ang iyong asawa. Siya ay kusang magpapasakop. Buong puso, buong ligaya, buong kasiyahan. At maghahanap pa yan ng ipapabonus sa iyo. Praise the Lord. Kung katulad ni Kristo ang pamumuno mo. Hallelujah. So, verse 23 speaks of headship, but also it speaks of responsibility. Diba? Kasi sabi, oo, ulo si Kristo. Kayo lalaki, ulo kayo. Pero lalahanin nyo, si Kristo ay ulo ng iglesia at siya ang tagapagligtas. Doon papasok yung responsibilidad. Hallelujah. Bago siya maging ulo, niligtas niya muna ang iglesia. Tama. Praise the Lord. He is the Savior of the body. So, dito pinaparallel niya ang headship ni Kristo at headship ng asawang lalaki, ang responsibilidad na nakalakip sa headship, all right? At ang unconditional love nakasama rin ng pamumuno. Dahil makikita niyo dito yung pamumuno ni Kristo ay nakabase sa isang bagay. Amen. Hindi dahil sa siya ay Diyos, hindi niya binase ang pamumuno niya dahil sa kanyang pagiging Diyos. I don't want to get ahead of myself. Amen. Ang kanyang pamumuno ay nakabase hindi sa pagiging Diyos niya, kundi sa kanyang pag-ibig. Hawakan niyo lang yan at pagdidiinan natin yan mamaya. Alright? So may responsibilidad, pero, may headship, pero may kalakip na responsibilidad at unconditional na pag-ibig. The verses also speak of sacrificial authority. Hindi lang basta authority, pero authority na may pagsasakripisyo. Aha. Praise the Lord. And saka papasok yung full subjection and full submission ng asawang babae. So verse 25, ang sabi dito, husbands, love your wives, even as Christ also loved the church. Paano niya minahal? Ano expression? And he gave himself for it. Gusto kong pansinin yun. Paano niya minahal ang iglesia? Binigay niya ang kanyang sarili para dito. Dahil sa iglesia. Hallelujah. This is the strongest manifestation of love. Wala nang mas dadakila pa sa pag-ibig, sabi ng scripture, ng isang kaibigan na mag-aalay ng kanyang sarili para sa kanyang mga kaibigan. Mag-aalay ng kanyang buhay, magsasakripisyo ng kanyang buhay. So this is, ito yung pinakarurok ng pagpapahayag na maaring magawa ng isang tunay na pag-ibig. Ang ialay niya ang kanyang sarili para sa iba. At gusto kong makita niyo dito na ito ay pinatungkol sa pag-ibig ng Diyos para sa kanyang iglesia, which is actually, they are composed of His attributes. Ang iglesia niya ay mga katangian niya, collectively. Alright? Bawat isa sa inyo ay may bahagi ng Diyos na nag-e-express ng kanyang kalikasan, ng kanyang katangian. Naintindihan niyo ba? Na kung wala kayo, ang Diyos ay mawawalan ng dahilan ng existence. Naisip niyo ba yun? You give Him purpose and meaning in His life. Or to His life.
Kasi kung wala itong mga attributes na ito, wala siyang kabuluhan. Hindi siya kung anuman. Wala kang makikilala tungkol sa kanya. Kailangan dumating kayo para ma-express niya ng gusto ang kanyang sarili. Para magkaroon siya ng purpose, amen, and reason for being. Amen. Anong silbi niya kung wala siyang ililigtas ng mga anak? Anong silbi niya kung wala siyang patatawarin, kung wala siyang tutubusin, kung wala siyang pagagalingin? Paano niya may papakilala ang kanyang sarili bilang Jehovah Almighty? Amen. Kung wala siyang ililigtas sa panahon ng kapighatian. Kung hindi niya kayo may pagtatanggol dahil kayo ay napapasok sa mga mahihigpit na pakikipagbaka. Amen. So you see, yung existence nyo, kayo mismo ang nagbibigay ng layunin sa Diyos para mabuhay at para magkaroon ng kahulugan ang kanyang buhay. So, ang pag-ibig na pinag-usapan natin unang-una ay pag-ibig na inalay niya sa mga tao na hindi siya pwedeng mabuhay kung wala sila. Marigay na gusto sa akin, I want that to stick. Amen. Nang madiin na madiin. Mahigpit na mahigpit sa inyo. Amen. Hallelujah. So the church, they are His very attributes, part of His eternal being. In Him, the church is in Him then, in eternity. Sabi, we were predestinated in where? Christ. When? Before the foundation of the world. All right? So they are the ones who give Him purpose and reason for being. So pwede kong sabihin na itong strongest expression ng pag-ibig ay ginawa ng Diyos sa kanila na kung wala sila ay, you know, hindi siya maaring mabuhay. Hindi niya kayang mabuhay. Praise the Lord. Ang pinag-alayan niya ng ganitong klase ng buhay, yung mga tao na kung wala, ay hindi siya pwedeng mabuhay. Now, John 3:16 is wonderful. For God so loved the world. Pero alam nyo, itong pinag-uusapan nating pag-ibig sa Ephesians 5 verse 25 ay higit na malulhati kaysa si John 3:16. Kasi yung John 3:16 ay extension lang ng biyaya niya sa lahat ng sasampalataya. At maari silang bigyan ng buhay na walang hanggan kahit na hindi sila elected. Naintindihan niyo? So it is wonderful. But God can still live without the foolish virgins. Naintindihan niyo ako? Paari pa rin mabuhay si Kristo ang Diyos kahit walang mga foolish virgins. Pwede pa rin siyang mabuhay kahit wala yung mga righteous nations na papasok doon sa amen, new heaven and new earth at maglilingkod sa atin at magdadala ng kalulatian sa atin. God can still live without them. God can live without Pharaoh. Or Judas. At iba pang mga napasama sa book of life, sabihin na natin. Praise the Lord. Mga taong nakasulat ang pangalan sa aklat ng buhay, God can live without them. Pero hindi siya pwedeng mabuhay nang wala ang pinili niya. Hallelujah! Sana naintindihan niyo. Yun ang pag-ibig na pinag-uusapan. Not just John 3:16 love, but Ephesians 5:25 love. Pag-ibig na inalay niya sa pinili niya. Hallelujah! Na kung wala sila, hindi siya mabubuhay. Praise the Lord. Sana naintindihan niyo yung gusto kong sabihin. Sana na ipaghiwalay niyo yung pag-ibig niya sa pinili doon sa pag-ibig niya lang doon sa sanglibutan. Alright. You see, because the foolish virgins were not in Him before the foundation of the world. Naintindihan niyo ba? Hindi sila bahagi ng kanyang attributes. Amen? Ang mga tala ay hindi bahagi ng kanyang attributes. Ang dagat ay hindi bahagi ng attributes ng Diyos. Yung personal attribute niya. Kaya pagdating sa new heaven and new earth, ang sabi, there will be no more seas there.
But God will still exist. Kahit mga hulog lahat ng bituin sa langit, ang Diyos ay mabubuhay pa rin. Kahit wala ang foolish virgin sa new heaven and new earth, buhay pa rin siya. Pero kung wala kayo, kung wala ang elected, kung wala ang hinirang na bahagi niya, wala nang dahilan para mabuhay pa siya. Cannot live without you because He is not complete without any one of you. Isa man sa inyong mawalay, na bahagi niya before the foundation of the world, hindi na kompleto ang Diyos. Hallelujah. Praise be to God. So you see, because you were a part of Him, you were in the eternal realm, samantalang ibang mga tao ay wala. Diba? You were in the eternal, eternal thoughts of God, and then you became Word with Him in the Logos, and the Logos, amen, was manifested in the flesh. You were in Him then. Hallelujah. At kayong pinakadahilan kung bakit nagpunta siya doon sa Kalbaryo, tinalay niya ang kanyang sarili. Alright. So, ang isang asawang lalaki, comparing now the love of the husband to this love that Christ has for the church. Kung ganun, a husband cannot love his wife too much unless he puts her in front of God. Kung kukumpara natin ang pag-ibig na dapat ialay natin sa asawa natin, tayong mga asawang lalaki, pwede natin sabihin ang tamang klase ng pag-ibig na ialay natin sa kanya sa ating asawa ay dapat ganitong klase ng pag-ibig. Na hindi pwedeng mahalin natin ng ating asawa. Hindi mo maaring mahalin ng inyong asawa ng sobra-sobra. Naintindihan niyo ba ako? Hindi mo pwedeng sabihin, ako nasusobra na yata ako ng pagmamahal sa asawa ko. Tama na to. Hindi pwede kung tinutulad mo ang pag-ibig mo sa pag-ibig ni Kristo. Naintindihan niyo? Si Kristo ba? Maari natin si sumobra yata ng pag-ibig si Kristo sa atin. Mali na yung sumobra siya. Hindi. Alright? Ganun na lamang ang pag-ibig niya sa atin. Hindi siya nag-isip. Hanggang dito lang kasi baka ma-spoil itong iglesia ko. Hanggang dito ko lang sila iibigin. Hanggang sa ganito lang kasi baka hindi na nila masuklian yung pag-ibig na iaalay ko. Baka sumobra naman itong pagmamahal ko. Hanggang dito na lang. No! Alam ng Diyos na hindi natin kayang suklian ang pag-ibig na iaalay niya, pero inalay niya pa rin yung pag-ibig. Hindi siya naghahanap ng sukli. It's unconditional. Alam niya hindi niyo, alam niya puno kayo ng kaina, alam niya hindi niyo kayang pantayan ang pag-ibig na iaalay niya. Pero hindi niyo sinabi, hindi ko bibigay kasi ergabyado ko rito. Binigay niya pa rin. Hallelujah. So God could not love you too much. Hallelujah. So hindi mo pwedeng sabihin, nasawang lalaki ngayon, hanggang dito lang kasi baka ma-spoiled naman yung asawa ko. Kung ang pag-ibig mo ay dapat maging katulad nung kay Kristo, kung palagay niyo, inibig niyo na ng gustong asawa niyo at meron pa kayong maidadagdag, idagdag niyo lang. Because you cannot love your wife too much kung inyong ikukumpara ang pag-ibig niyo kay Kristo. At hindi kayo naghahanap ng sukli. Ikaw ay nariyan para mahalin siya at hindi ka nagre-record ng mga ginawa mo sa kanya at kinukumpara. E, teka muna, bago ko dagdagan yung pag-ibig ko, teka muna, kailangan kantihan niyo muna. Listen to me. Sabi sa 1 Corinthians 13, love does not keep a record. Ang tunay na pag-ibig ay hindi naglilista ng mga ginagawa niya para bang pautang.
ginawa ko to sa kanya, ganito, ganito. Nang taong ganito, binili ko siya ng ganito. Ganyang kalaki ang pag-ibig ko sa asawa ko. Ginawa ko sa kanya, ganito, ganyan, ganyan, ganyan. Sinabihan ko siya ng I love you 355 times. 10 araw ko lang siyang tinasabihan na mahal kita. Samantalang siya, sinabihan niya ako, 354 lang! At yung pang 354, ay nakasimangot pa siya nung sabihin niya sa akin. You see, what's that? Hindi ganyan ang pag-ibig ni Kristo. Pag-ibig ni Kristo, you know, hindi naghahanap ng maisusuklihin mo. Basta mahal ka niya, minamahal ka niya, ipapaalam niya, ipapadama niya, ibibigay niya. Kahit hindi mo kayang suklihan, it is unconditional love. Hallelujah. So sobra lang ang pag-ibig niyo sa asawang babae niyo, kayong mga tao kayo. Kung uunahin niyo na ang asawa niyo kaysa sa Diyos. Ayan. Pero hanggat hindi sila nauuna sa Diyos, mahalin nyo lang ang inyong asawang babae. Bakit? Kasi gusto nating tularan ang pag-ibig ni Kristo na ginawa niya, pinakita niya, pinahayag niya sa kanyang iglesia. Nasusundan niyo ba ako? In other words, wala kayong karapatang mag-demand ng submission kung hindi pa kayo nakakaabot sa ganong antas ng pag-ibig. Praise the Lord. Oh. Ito ang malalim na preaching. Amen? Sabi nila, puro pag-ibig lang pinipreach dyan. O, naiintindihan nyo ba? Ganong kalalim ang pag-ibig ng Diyos. So this is the model love. He gave himself for her. The husband should be willing to die for the wife. Praise the Lord. O sige, test, test, test. Test, husbands, test. Hello, test, testing. Paano kaya? Ito yung sa eksena. Ang inyong asawa ay tinutukan ng baril. Anong gagawin nyo? Pagkakataon na para patunayan ang pag-ibig nyo sa kanya. Dapat, kung talaga mahal mo asawa mo, sa tamang paraan. Dapat maging kung katulad nung kay Kristo ang pag-ibig mo sa kanya. Dapat handa kang ialay ang buhay mo para ipagtanggol siya. Tama ba yun? Praise the Lord. O kayo yung klase ng, teka muna, mas dakila ang layunin ko sa buhay kasi siya sa asawa ko. Sige, kunin mo ng buhay niyan. Kasi meron akong mas malawak. Mayroon pa akong gagawin. Yan, wala na yan. Ayaw mo na, tumatanda naman na yan. Saka disfigured na. Saka sumusungit na habang tumatanda. You know, kumukulubot na. At lahat, di na siya kasing ganda nung dati. Ayun nga, sumusungit, nagbabalik na sa pagkabata ulit. Sige, kunin mo na yan. Ano? Sabi, dapat handa kang ialay ang buhay mo sa kanya kahit ano ng shape niya at anyo. Dahil hindi yun, hindi lang yun sa anyo. Mas malalim doon ang pag-ibig. Sipin nyo kung anyo natin ang tinignan ni Kristo, hindi tayo iibigin. Gano'n tayo kasama dati, no itsura natin, gano'n tayo kadungis, gano'n tayo karuni. Pero ang sabi sa Biblia, nung hindi pa tayo kaibig-ibig, nung makasalanan pa tayo, namatay siya para sa atin. Minahal niya na tayo, namatay na siya para sa iyo. Kung hindi ka pa nagbibigay ng panahon, hindi mo pinag-iisipan ang kalooban ni Lord. Wala kang panahon para sa kanya, pero namatay na siya para sa iyo. Praise the Lord. Mukhang ito yung isa sa mga linggo na sabi ng mga babae, kinakampihan kami ni Pastor. No, balansi tayo, sabi ko nga eh. Balansi tayo sa lahat ng bagay. Kung ano lang yung word, dun tayo. Amen. So the husband should be willing to die for the wife. Right? At marahil sabihin nyo, oo nga, Badre, ganyan ang pakiramdam ko sa aking asawa. Handa akong mamatay para sa kanya. Alam nyo, nagsisinungaling kayo kung hindi nyo kayang mabuhay para sa kanya.
Madali lang sabihin yun eh. Kaya ko mamatay para sa asawa ko. Aalay kong buhay ko para sa kanya. Oh, eh. Ilang porsyento ba yung tsansa na tutukan ng baril ang asawa mo? Wala naman eh. Wala naman mga tututukan asawa ng babae eh. Diba? Para subukin kayo kung mamamatay kayo para sa kanya. Pero ang katunayan na kaya niyong mamatay para sa kanya ay kung kaya niyong mabuhay para sa kanya. Araw-araw. Paano mo siya minamahal araw-araw, tinatrato, inaalagaan, pinagsisilbahan, pinuproteksyonan. Yun ang patunay na kaya mong mamatay para sa kanya dahil kaya mong mabuhay para sa kanya. Tama ba? Nagkakaintindihan ba tayo? Praise the Lord. Umatay, mamatay. Eh ngayon nga, hindi mo maibig ang asawa mo eh. Mamatay ka pa. Amen? Abang buhay ka, mahalin mo. Sarap ng ngiti ng asawang babae. So you're lying if you're not willing to live for her. How do you live for her and treat her every day? That's the question. Bakit? Kasi si Kristo, pinapatunayan niya ang kanyang pag-ibig sa akin araw-araw sa pamamagitan ng pangangalaga niya sa akin. Pangangalaga niya sa iglesia. Naintindihan niyo ba? It was not a one-time deal na namatay siya doon sa Kalbaryo. Namatay na ako eh. Ano pa pang gusto niyo? Matay na nga ako sa inyo. Bahala na kayo sa buhay niyo. Hindi. Hanggang ngayon, hindi niya tayo pinababayaan. Ang sabi niya, hindi ko kayo iiwan o pababayaan hanggang sa dulo ng sanglibutan ito. Amen. Ano man ang inyong pangailangan, pupunuan ko. Amen. Tumawag kayo sa akin at ako isasagot. Ano man ang hilingin niyo, may pananampalataya, ay aking ibibigay sa inyo. Sa aking pangalan, ipapatong niyo ang inyong mga kamay sa mga may karamdaman. Sila'y magsisigaling. Hindi ko kayo pagkukulangin sa anumang paraan. Ako'y kasama niyo, aalagaan ko kayo, proteksyonan ko kayo laban sa lahat ng klase ng kasamaan sa ibabaw ng lupa. Hindi kayo inalis sa sanglibutan, pero iniingatan ko kayo doon sa prinsipe ng kapangyarihan ng hangin, kagaya na napag-usapan natin. Amen. Kumbaga, nung tayo'y sumumpa doon sa dambana, ang sabi natin, sa hirap at ginhawa, sa karamdaman at sa kalusugan, amen, sa kasiyahan at kalungkutan, sa kasaganaan at kagipitan. Praise the Lord. Hallelujah. What's that? It's a commitment. Daily, araw-araw. Bawat sandali, ang pagmamahal ay dapat na-express natin. Dahil si Kristo, ganun ang kanyang pagmamahal. Sinisigurado niya na masaya kayo. Sinisigurado niya, amen, na lahat ng kailangan niyo ay naibibigay. Ang kabutihan niyo ang palaging nasa isip niya. Hallelujah. Kahit pa, amen, minsan we are not deserving or madalas. Pero ginagawan pa rin niya kayo ng kabutihan. Naintindihan niyo ba? Tinutugon pa rin yung panalangin niyo para sa mga mahal niyo sa buhay. Diba? Hindi niya pinipigil yung hangin at saka yung sikat ng araw. Eh medyo nagkulang yung aking anak, medyo naging barumbado yung aking anak, medyo naging disobedient siya. Eh may hangin, wag kayo umihip muna mga tatlong oras. No. Amen. Ang Diyos, amen, ang biyaya niya, hindi niya pinipigil, amen, sa mga mahal niya kahit na undeserving sila. Kasi katwira ng lalaki, hindi naman kasi karapat-dapat yung asawa ko, alayin ng ganyan klase ng pag-ibig, eh, kasi asawa ko ganito, ganyan, ganyan. Problema mo yun, ipinili mo yan eh. Asawa mo na yan eh. Dapat na nalangin ka pa ng mas matagal. Ngayon, asawa mo na yan, sumumpa ka na at lahat, inaalay mo na ang buhay mo. Sinabi mo, sa hirap at ginawa, ayan, mahalin mo na yan. Tama ba? Sa hirap, sabi mo, sa hirap at ginawa, ayan, hirap niyan.
mali mo. Natatawa tayo pero larawan lang natin yun. Bakit? Kayo ba deserving? Kayo ba hindi makulit? Kayo ba hindi nagre-rebelde? Kayo ba nagiging obedient palagi kay Lord? Pero naisip niyo ba sa kabila ng mga panahong ganun tayo, ang Diyos, hindi siya tumigil ng pagmamahal sa hindi siya nag... Praise be to God, nagbabago ng tingin sa atin. It's unconditional. It is elective. Hallelujah. Pinili na niya tayo. Hindi niya nababaguhin yun. Hindi siya pabago-bago ng isip. Praise the Lord. Di ba minsan, pag ating kayo ng church, pakiramdam nyo, dapat paluin ako ni Lord eh. Alam dami nyo atraso sa kanya. Oh, sige, kunin natin yung posisyon ng asawang babae. Naglihim tayo, hindi tayo nagtapat ng lubusan. May mga bagay tayong nagawa na alam natin. Alam ni Lord, pero ginawa pa rin natin. Tapos yung sisimba tayo. At aawit tayo, magtataas tayo ng kamay. Tapos pag-aaminin tayo ni Pastor, amen ba? Amen din tayo, pero hindi tayo alis maka-amen kasi alam natin, ang dami natin atraso kay Lord. Ang pakiramdam natin, dapat paluin niya ako ngayon. Dapat parusaan niya ako ngayon. Dapat mangaral si Pastor ng impyerno at paghukom at kidlat at kulog at lahat, patamain niya lahat sa akin. Pero pagpunta mo sa church, hinipo ka pa rin ni Lord. Biniyayaan ka pa rin niya. In-encourage ka pa rin niya. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Kala mo hindi ka na mahihipo, pero oo, sinaway ka, pero sa paraang puno ng pagmamahal at damang-dama mo ang pagmamahal niya. Samantalang alam mo, you're not worthy. Alam mo, marami ka problema, marami ka atraso sa kanya, pero si Lord, hindi siya kailanman nag-imbot, hindi siya nagkulang sa pagmamahal, pag-ahayag nito sa iyo araw-araw, tuwing gawain. Amen. Pinagpala ka pa rin. Tinanggal yung kagulumihanan sa isip mo at lahat. Kahit alam mo ang dami mong atraso sa kanya. Bakit? Ganon ang pag-ibig ni Kristo sa iglesia. Hallelujah. So you see, it doesn't have a record of all that he has done and is doing. Walang scripture na nagsasabi na pagdating ng paghukom, huhugutin ni Lord ang kanyang aklat na kung saan nakalista lahat ng ginawa niyang mabuti sa inyo. At kayo ay pamumukaan. Bride, alala mo ba ganito ginawa ko sa iyo nung ganitong panahon at lahat, kabila ng mga pagkukulang mo, minahal pa rin kita at lahat ganyan, narito. Walang ganyang scripture. Ang Diyos hindi nagre-record ng mga ginawa niya para isumbat sa inyo pagdating ng araw. Ginawa niya yun dahil mahal niya kayo at hindi niya yung nililista bilang utang niyo. Pero alam niyo kung anong nasa Biblia ang sabi, kayo bilang mga elect, meron kayong maliit na listahan ng inyong mga mabuting gawa ng pagdating ng araw. Amen? Ay re-rewardan ni Lord. Hindi sa white throne judgment, kundi sa judgment seat of Christ kung saan ay gagantimpalaanan niya ang kanyang mga pinili. Nasusundan niyo ako, ibang eksena ito, hindi ito white throne judgment, ito yung panahon kung saan yung mga anak niya, oo, sa biyaya sila naligtas, pero meron silang reward sa mga mabubuting gawa na gagawin nila sa ibabaw ng lupa. Kayo ang may listahan. Siya ay nagpahintulot na magkaroon kayo ng listahan ng mga kabutihan na ginawa niyo sa kanya. Amen. At yung mga kabutihan niyo, in the first place, hindi kayo ang may gawa, biniyayaan lang kayo. Hindi nyo kayang magpakabait, hindi nyo kayang gumawa, hindi nyo kayang magpatawad sa inyong sarili at gantihan ng mabuti ang masamang ginagawa sa inyo. Pero at that moment na ginawa nyo yun, ang biyaya ni Lord ay pinagdaloy nyo sa buhay nyo at nagawa nyo yung gawin.
pagkatapos sa dulo ng inyong buhay, lahat ng mga ginawa niyong yun sa pamagitan ng kanyang equipping at biyaya, gagantimpalaan pa kayo. Naintindihan niyo ako? Pero siya ay walang record ng mga ginawa niya sa inyo. Papaalam, sa araw ng Judgment Seat of Christ. Mga anak, kita niyo ba itong mga ginawa ko sa inyo? Tingnan ko nga yung mga ginawa niyo, kumpara nga natin. No! May gawin kayo, wala. Minahal niya kayo. At hindi magbabago ang kanyang pagmamahal sa inyo. Sabi nga ni Barbara, nang pwede na akong tumigil sa pangangaral, I will still be saved because He loved me from the beginning. So wala yan sa gawa. Wala yan sa mga kung anong nagagawa natin para sa Kanya. Gumawa ka o hindi. Wala kang ginawa para iligtas ka niya. Kung ikaw ay pinili niya before the foundation of the world, anong ginawa mo nun? Ang totoo, alam niya kung ano mga gagawin mong kabaluktutan. Pero minahal ka pa rin niya. Hallelujah! Ganon ang pagmamahal ni Kristo sa iglesia. Sana naintindihan niyo ako. It's a very tall order then. Kung ang ating gagawing pamarisan ay yung pag-ibig na yun. Mga asawang lalaki. Eh may huwag tayong umisingisi dyan. Ulo pala ako. Ha? Diba? Na iniisip niyo. Verse 23, 24, kita mo na, misis ha, ulo ako. Amen? Na, you know, gusto niyo maging almighty man at boss ng tahanan. Amen? Na inaabuso niyo yung asawa niyo at sinasaktan at lahat. Wala kayong pakundangan sa damdamin ng asawa niyo. Magawa niyo lang kung anong gusto niyo. Makuha niyo lang kung anong gusto niyo. Amen? Galit talaga ako pagka ganyan kayo. Dahil galit si Lord sa ganyang pag-uugali. Dahil hindi siya ganyan sa kanyang asawang babae. Hindi nyo naintindihan ang tunay na headship kung ganyan kayo. Ang headship ay may responsibilidad. Kung naintindihan nyo, ang pamumuno nyo ay isang maselang pamumuno dahil ito ay may kalakip na matinding responsibilidad. At dapat ginagawa ng may pagmamahal na walang kondisyon. Praise the Lord. Yun ang hiniling ng Biblia. Parallelism. Pag-ibig ni Kristo, pag-ibig ng asawang lalaki. Praise the Lord. Gusto lang natin ikumpara yung pagsunod, pagpapasakop ng iglesia, pagpasakop ng asawang babae. Wag! Kumpara niyo muna yung pag-ibig niyo sa pag-ibig niyo sa pag-ibig ni Kristo sa iglesia. Hallelujah. Si Kristo ay nakipagkasal sa inyo nang walang iniisip na susubukan ko lang ito. Hope it works. At kung sakali, may divorce naman. You see? Sa atin, ang hindi natin iniisip yan dati, halos eh. Dito, wala kasing divorce. Pero ngayon, meron na, pinag-usapan na yan sa ano, malapit na aprubahan nyo. Ha? Kaya meron ng mga papasok sa kasalan with divorce in mind. Diba? Papakasalan ko to, pero sa kasali, may divorce naman eh. But you know, si Kristo hindi pumasok sa kasalan sa inyo with divorce in mind. Wala na siyang ibang iniisip. Wala siyang ibang option. Ikaw lang. Ang iglesia lang. Hindi siya tumitingin. Baka yung foolish virgin pwedeng gawin ko na lang bride. No! Kayo lang yung bahagi niya. Kayo lang yung pinili niya. Wala siyang iba. Hindi siya titingin sa iba. Hindi ba yun ang pinapapanata ko sa inyo mga lalaki? Handa mo bang kunin ng babaeng ito bilang ano, kasal mong asawa at iubang ialang yung sarili sa kanya? Mamahalin mo siya, kakalingain. Eh, meron iwanan lahat ng iba pa para sa kanya at ikay hindi na titingin sa iba pa. Opo, Pastor.
Praise the Lord. Siya lang pastor talaga. Siya lang pinakasalang ko. Kaya lang marami akong friends sa Facebook kung sakasakali na. Praise the Lord. Hindi ganyang pag-ibig ay na-expect ni Lord sa isang anak ng Diyos na kumuha ng mapapangasawa sa mga anak niyang babae. Alright, so the authority of a man over her wife is not because of his gender. I want you to listen to me now. Amen? Ang basihan, ang kinasasaligan ng pag-ibig o ng authority pala, ng pamumuno ng lalaki sa kanyang asawang babae ay hindi ang kanyang pagiging lalaki. Lalaki kasi ako eh. Kaya natural lang. Sumunod ka sa akin, lalaki ako. Hindi yun ang basihan. Ang basihan ay, katulad ni Kristo, pag-ibig. Ang basihan ng pamumuno mo ay hindi yung pagkalalaki mo, kundi yung pag-ibig mo na inaalay sa kanya. Diba? Si Kristo, pwede siyang maging Panginoon natin eh. At sabihin niya, oh, kailangan paglingkuran niyo ako. Kasi Diyos ako eh. Gawin niyo ito, gawin niyo yan. Diyos niyo ako. Tandaan niyo, Diyos niyo ako. Ako may lalang ng langit at lupa. Kaya dapat maglingkod kayo sa akin. Kayo ay magpapasakop kasi Diyos ako. Oo, maglilingkod tayo sa kanya, pero malamang ay puno ng takot ang ating paglilingkod. Bakit? Kasi nanginginig tayo palagi. Konting pagkakamali natin ako, makapangyarihan niya, magsasalita lang, maaari ako mapugnaw. Pero niya akong dalhin sa impyerno at lahat. Para niya akong parurusahan niya ako. Si Diyos siya. Kailangan magpasakop ko. Si Diyos siya. Makapangyarihan siya sa lahat. No! Pero ang ating Panginoong Jesucristo ang sabi, kayo ay aking katawan. Pinamumunuan ko kayo. Pero yun ay ginagawa ko hindi dahil sa Diyos ako, kundi dahil sa minahal ko kayo at inalay ko ang aking buhay para sa inyo. Ang paghahari, ang pamumuno niya, hindi base sa pagiging Diyos niya, kundi base sa pag-ibig niya. My. Hallelujah. Kaya kita niyo si Paul dito, in-offset niya yung kapaitan ng mga babae sa pagpapasakop nila sa asawang. Kasi hirap yan eh. Isa yan sa pinakamahirap na gawin ng babae. Magpasakop. Amen or else, hindi na sila bibilinan ng Biblia kung wala silang problema dyan. Bakit pa binibilinan sila? Magpasakop. Kasi may tendency ang babae na hindi magpasakop. Praise the Lord. Ito na, bumaling na. Pangalalaki na, kasundo. Kakampi ni Pastor. So yung pagmamahal, mga brothers, ay utos, ha? Hindi option. Mahalin nyo ang yung asawang babae, katulad ng pamamahal ni Kristo sa iglesia. Hindi optional yan. It's a command from the Lord. Alright, hindi yan parang pagbibili kayo ng sasakyan. Pwede bang gawin mong power window? Option lang yun. Pero yung pag-utos na mahalin ang asawang babae, yan ay ang responsibilidad natin ng mahalin ng babae, utos yan ni Kristo. Wala kayo option yan. Amen. Kasama yan dun sa binili nyo nung pakasalan mo yung babae. Mamahalin mo siya nung katulad ng pagmamahal ni Kristo. Pero, sabi dito, ang babae dapat magpasakop sa lalaki sa lahat ng bagay. Kaya nga, pag naiisip ng babae yun, lahat ng bagay? Parang, ang pait naman nun, ang sakit naman, ang hirap naman nun. Alright? Mahirap lang yan kung nakikita nyo na hindi kayo minamahal ng tama ng asawa niyong lalaki. Tama ba? Praise the Lord.
Kaya nga si Pablo, he offsets the bitterness of women being subject to their husbands with the man's love. Being so strong, so supportive, so much like Christ. Kumbaga, tinatabunan ng pag-ibig ng lalaki na katulad nung kay Kristo, yung pait, yung hirap ng pagpapasakop ng isang babae sa kanyang asawang lalaki. Naintindihan niyo ba? Kumbaga, oo, mahirap yan. sa kapwa niyo nga babae, hirap kayo magpasakop eh. Tama. Diba? Ito pa eh, hindi ko naman kamag-anak to. Tama. Sawa ko lang. Sabihin, natural na mahirap. Pero, sabi, natatabunan yung hirap na yun ng pag-ibig na katulad nung kay Kristo. Ibig sabihin, pag nakita mo yung pag-ibig ng asawa mong lalaki ay katulad ng kay Kristo, napakalakas, napaka-supportive, at handang ialay ang buhay para sa iyo, amen, natatabunan yung hirap ng pagpapasakop. Tama ba yun? Amen? Hallelujah. The woman that finds it hard to submit herself, the parallel of church is, though we have certain parts of the word we struggle on, amen, pero hindi pa rin tayo sinasawaan ni Kristo na mahalin. Alright? Yun eh. So, meron tayong mga kahinaan bilang asawang babae, hindi tayo lubusang makapagpasako, pero kung asawa natin, sa kabila ng mga pagkukulang natin, minamahal pa rin tayo, hindi tayo pinagsasara ng pintuan sa gabi. At hindi tayo pinapatulog sa labas ng kulambo. Kundi minamahal tayo, hindi nagbabago. Amen. Ay, you know, magiging madali ang pagpapasakop ng babae sa asawang lalaki. Ah, si Kristo, He did not just pity you. He did not just pity the church. Isin nyo ba, iba yung naawa lang dun sa minahal eh. Huwag nyong pakasalan yung babae kasi naawa lang kayo. O huwag nyong pakasalan yung lalaki kasi naawa ako sa kanya eh. Ang tanging tamang basihan ng pagpapakasal ay tunay na pag-ibig. Alright? Ganyan kasi pinipresenta ng mga ibang ng mga preacher ng ano eh, ebanghelyo. O kita nyo si Kristo sa krus kahabag-habag ng itsura niya. Hindi ba kayo naawa? So, kita nyo, sinipat siya sa tagiliran. Hinubaran siya at lahat. Nilantad siya sa kahihiyan. Kaawawa naman siya. Kaya tanggapin nyo na siya. O nga, kawawa siya. Tanggapin ko na siya bilang Diyos na kapagligtas. No. Praise the Lord. Dapat ma-realize nyo kung anong dahilan bakit ginawa niya yun. Hindi dahil sa naawa lang kayo sa Kanya. Amen? At si Kristo ay hindi rin naman naawa lang sa inyo kasi kawawa man tumang ito. Pag walang tumulong dito, kawawa ito. Sa impyerno ito pupulutin kaya wala na ibang tutulong. Ako na lang, tulungan ko na nga. Hindi ganun. Hindi siya naawa lang sa atin kaya niligtas niya tayo. Kahabag-abag tayo, walang pag-asa, walang Kristo, walang Diyos sa ibabaw ng lupa kaya tulungan ko na nga lang ito. No. Amen. Siya ay nagnasa. He desired you with a holy desire. Naalala ko yung sabi ni Jesus dun sa mga apostoles nung magkukumunyon sila. We desire, I have desired to have this supper with you. Malalim yun. Bakit? Kasi nanggagaling yun dun sa pagiging bahagi nila ni Kristo. Merong sa kalooban ni Kristo na hindi kayang, hindi sila nasahi na mapa sa Kanya. Bakit? Kasi bahagi sila ni Kristo. He desired you. He desired, hindi lang siya naawa at nahabag. Nagnasa siya. Bakit? Kasi mahal niya. Hindi lang ito pagnanasang makalaman, kundi pagnanasang espiritual, makalangit. Hallelujah. Sipin nyo, praise the Lord, nung si Kristo ay magmahal sa inyo at siya ay mapako sa krus, magkatawang tao siya. Nagkatawang tao, bumaba sa impyerno, dinala ang inyong kasalanan,
Di ba? Nilantad siya sa kahiyan, nagpapalo siya, nagpasuntok siya, nagpasipa siya, nagpapako siya sa krus. Amen? Lahat ng yun, ginawa niya. Ang nasa isip niya ay kabutihan niyo. Ganong kaalalim ang pagnanasa niya na hindi niya alintana kung anong mangyayari sa kanya. Makuha lang kayo. Maintindihan niyo ba yun? O tatanungin ko kayo, anong mapapala ni Kristo sa pagpapapako sa krus? Personally. Anong mapapala niya sa pagpapakababa? Ang sabi, praise the Lord, hindi siya, kinalimutan niya ang kanyang reputasyon. Tama ba yun? At naging tulad sa alipin. Wala siyang napala personally sa pagpapapako sa krus. Ano yun? Ano lang ang nangyari sa kanya? His name was marred. His body was marred. His reputation was marred. Yun ang nangyari sa kanya. Yun ang napala niya. Amen. Sa paghahangad niya sa inyo, na ginawa niya yung mga bagay niyo, wala siyang pansariling iniisip. Ang iniisip niya ay kabutihan ng nobya. Tama ba yun? Anong mapapala niya sa pagpunta sa impyerno? Sana naintindihan ko anong ibig sabihin. Yun ang pag-ibig na meron siya. Ganun ang pagnanasa niya na hindi niya alintana kung anong mangyayari sa kanya. Ang nasa isip niya lang ay kabubuti. Praise the Lord. Dapat ganun. Mga sister, tignan mo, amen, kung anong sinasabi ng boyfriend mo bago ka sumagot na, oo, magpapakasal ka na sa kanya. Pagka nag-usap na kayo tungkol sa kasalan at palagi niyang kinikwento ay ganito, alam mo, gusto ko ganito ka, ganyan ka. Pag mag-asawa na tayo, pag, you know, pagtitimpla mo ako ng kape sa umaga, mamasahihin mo ako, lalbakrahin mo ako ng umuusok. Masahihin mo ako mula sa talampakan hanggang sa tuktok. Pagkatapos, ganyan, ganyan, ganyan. Sister, takbo na! Iniisip niya. Ang iniisip niya lang ay kung anong makukuha sa iyo at may paglilingkod mo. Kung hindi siya nagsasabi ng plano niya para sa iyo. Takbo na, sis. Takbo na as quick as you can. Wala mong binabanggit na ganitong plano ko sa iyo kasi mahal kita, gusto kong paligayahin kita, gusto ko maging pinakamasayang babae sa ibabaw ng lupa. Ha? Ito ko, mag-overtime ako at lahat, at pati Linggo. Pagkatapos mag-service. Para lang. Makapagpatayo ako ng bahay para sa iyo at lahat, lahat. You see, tingnan mo kung anong pinaplano ng lalaki para sa iyo, hindi yung puro yung sa kanyang iniisip at lahat. Abay, huwag mo pag-asawahin niya pag pagbayari mo ng katulong. Punta sa agency. Hindi asawa ang kailangan niyan. Katulong. Praise the Lord. So, isi ang pag-aasawa ganun. Ang kabutihan nung isa, nung kapartner mo, ang nasa isip mo, yung maibibigay mong iniisip mo, ganun na lamang pag-ibig ni Christ, that He gave His only begotten Son. Ang pag-ibig, sabi nga, ay ano, na-express sa pagbibigay. Hindi ka pwedeng magmahal nang hindi ka nagbibigay. Di ba? Pwede kang magbigay nang hindi nagmamahal, pero kung talagang nagmamahal ka, hindi pwedeng hindi ka magbigay. Tama ba yun? Kaya pag, ang tamang pagpasok sa pag-asawa, hindi yung iniisip mo kung ano yung makukuha mo sa asawa mo. Amen? Hindi yung nagkukumpara ka, ganito na yung binigay ko sa kanya. Gaano na ba yung binigay niya sa akin? Gaya na sabi ko, hindi nag-iingat ng record. Amen? Binibigay mo ng unconditional. Ano man ibibigay mo? Yun ang iniisip mo, ibibigay ko sa kanya. Kasi pagka ikaw nag-expect nung makukuha mo, madalas, amen? Meron kang mga hindi makukuha na in-expect mo. Tama ba? Kaya ikaw ay madidisappoint, ikaw ay malulungkot, ikaw ay magsasawa sa relasyon. Kasi ano, umaasa ka nung maibibigay sa iyo. Pero kung hindi ka umaasa, ang gusto mo lang magbigay na magbigay na magbigay. At habang nagbibigay ka, masaya ka. Then masaya ka sa iyong relasyon. At hindi ka nadidisappoint kasi hindi ka naghihintay ng kapalit eh. Basta importante, masaya siya. Ah. Naintindihan niyo ba yun? Pwede ba yun? Pwede yun. Yung ginawa ni Kristo eh. Praise the Lord.
So, Christ loved you, gave himself for you. Pagkatapos sa dulo, pangako niya, papalitan niya ang katawan mo. Tang sabi, ipipresenta ka sa kanyang sarili na walang bahid, walang dungis, walang kulubot. What's that? This is the body change. This is the rapture. Aalagaan ka niya, lilinisin ka niya, pasasakdalin ka niya, lahat yun gawa niya. Amen. Pagkatapos ipipresenta ka sa kanyang sarili. Alright. So, hindi ka lang niya minahal one time doon sa Kalbaryo, kundi araw-araw meron siyang laang biyaya. Amen. My Redeemer is faithful and true. Everything He has said, He will do every morning. His mercies are new. My Redeemer is faithful and true. Amen. Araw-araw, hanapin niyo yung nakalaang bagong biyaya sa inyo dahil meron. Huwag kayo mag-focus sa kahirapan, sa pagsubok, sa karamdaman dahil merong pangtugon ang Diyos sa lahat ng yan. Dahil pinakasalan ka niya, nagpakasal ka sa kanya, hindi ka niya pababayaan. Hindi lang siya nangako, nagagawin niya yun sa dulo, but in between, kagaya ng pangarap ko dun sa lamay, amen, in between the Alpha and Omega, nandun din siya, magtiwala ka lang. Hindi ka niya iiwan, ni pababayaan. Alright. Last quote, and we're going to pray. Sabi dito sa Lynn, not unto thine own understanding, para maintindihan nyo kung bakit ganun ang pag-ibig ni Kristo sa inyo. Sabi dito, so you see, if you were in the foreknowledge of God, then you are becoming a part of God. And the only way you can be a son of God or a daughter of God, you had to be a part of God. And God isn't complete without you. Kung anak ka ng Diyos, anak na babae, lalaki, kailangan bahagi ka na niya before the foundation of the world. At kung bahagi ka ng Diyos, ang sabi, hindi siya kumpleto kung wala ka. Has to be. That's right. Because there is one, only one resource of eternal life. And that is God. And Him alone has eternal life. See? Now, you were a part of Him in so much that you are an attribute or in His thinking in the beginning. And that because it gives that little tag towards Him. Gusto kong pansinin niyo ito. Kung ikaw daw bahagi niya, bahagi kayo ng pag-iisip niya before the foundation of the world. At dahil bahagi kayo ng Diyos, may bahagi siya na nasa inyo. Sabi, meron kayong nararamdamang hatak. Papunta sa Kanya. Palapit sa Kanya. Kahit nung bata pa kayo, nararamdaman niya yun. Hinahatak kayo ng Diyos. Lahat sinubukan niyo, pero nandun yung hatak ni Lord. Nararamdaman niyo sa puso niyo, hindi ito yung gusto ko. Merong iba akong hinahanap. Ano yun? Hatak ng Diyos. Bakit? Kayo ay bahagi ng Diyos before the foundation of the world. Amen. It gives that little tug towards Him. That's what has to be quickened. Yung hatak na yun pala, yun yung na-quicken, kaya atin siyang tinanggap. At tayo nagpakasal sa Kanya. So it's not just our free moral agency, but it's God Himself. A part of Him was tagging you all the while. Hallelujah. Kailangan lang ma-quicken yun. Ang sabi. And sabi niya, some of them will never be quickened. Yung iba sa mga tao ay hindi maaring ma-quicken. Bakit? Wala silang tag. Wala silang bahagi. Can you say amen? No, mahatak sa kanila. And they just don't have it. That's all. Ngayon, naintindihan nyo na kung bakit ganun ang pag-ibig ni Kristo sa inyo. Gusto ko sanang basahin pa yung mga ibang bahagi ng Ephesians chapter 5, but we don't have time. Siguro sapat yun na paakita ko sa inyo. Amen. Ang paghahalintulad ng relasyong ito. Lalaki, amen, mahalin niyo muna ang asawa niyo tulad ng pamamahal ni Kristo sa iglesia. Then, hindi niyo na problema yung pagpapasakop ng inyong asawang babae sa lahat ng bagay pagka nakita niya na minamahal niyo sila tulad ng pagmamahal ni Kristo. Praise the Lord. You see, pag ikaw ay tunay na napaibig na kay Kristo,
na ipahayag niya ang pagmamahal niya sa iyo, na quicken na yung seed na yun sa iyong puso. At ikaw ay na-inlove sa kanya. Praise the Lord, hindi mo na problema yung mga utos. Kasi yun ang pinaproblema ng marami mo, baka hindi ko kayang makasunod. Amen. Ma-inlove ka lang kay Kristo. Hindi mo na problema yung pagsunod. Sabi ni Kristo, ito ang pananampalataya na nagtatagumpay sa sanglibutan. Amen. Ano yun? Ang sino man daw na ipanganak na muli. Hallelujah. Sa kanila ay hindi mabigat ang mga utos niya. Hindi mabigat. Pagka ikaw ay sinilang na muli, bakit napaibig ka na, ikaw ay nakipag-isa kay Kristo, hindi mo na problema ang pagpapasakop kasi ang pag-ibig na ni Kristo ang nagahari sa iyong puso. Tayong lahat ay magstayo ngayong umaga. Hallelujah. Gusto ng ating Panginoon ng pamumuno. Pagiging Panginoon, hindi lang Savior. You see, Savior siya, oo. Niligtas niya tayo at patuloy niya tayo nililigtas sa maraming bagay. Yes. Siya ang tagapag-ingat natin. Pero doon sa mga verse na binasa natin, pinaalala niya paulit-ulit na siya ang ulo, siya ang Panginoon. Kaya nga ang sabi sa Biblia, tinawag ni Sarah si Abraham na Panginoon niya. Ulo. Headship. Hallelujah. Gusto niya na maging Panginoon ng kanyang mga pinili. Pero alam niya na hindi niya makakamit yun kung hindi niya muna inaalay ang kanyang sarili sa iglesia. Hindi niya in-express ang pag-ibig niya sa ganitong paraan. Hindi magagawang maglingkod ng iglesia sa kanya sa paraan din ng pag-ibig at masayang pagpapasakop. Kung siya'y magiging Panginoon lamang sa pagiging Diyos niya sa inyo, you will be just serving Him out of fear dahil siya ay Diyos. Pero dahil minahal ka niya katulad ng ginawa niyang pagmamahal sa iyo, praise the Lord, alam niya na mayroong mga taong maglilingkod sa kanya in the spirit of love. Magpapasakop hindi dahil sa natatakot, kundi dahil sila'y napaibig din sa kanya. We love Him because He first loved us. Yan ang kwento ng ating ugnayan ni Kristo. Amen. Hallelujah. No one ever cared for me like Jesus. Just wanna sing that song bago tayo manalangin. Amen. So umagang ito. Hallelujah. Praise the Lord. This special love through this song to Him as we sing it. Yes, Lord. I would love first that's to tell you what I think of Jesus. Since I found Him a friend so kind and true. Yes, Father, I'd love to tell you
how He's changed my life completely. He did something that nobody else could ever do. Yes, Father. No one ever cared for me like Jesus. Thank you, Father. And there's no other friend so kind as He. No one else could take my sins and darkness from me. Yes, oh, how much He cared for me. Thank you, Father. We love You. My life was filled with sin. When Jesus found me, this heart of mine was filled with shame and woe. But the Master plays His strong arms around me. Thank You, Father, we love You. And He led me in the way I ought to go. Hallelujah. No one ever cared. And no one ever cared for me like Jesus. Thank You, Father, we love You. And there's no other friend so kind as He. And no one else could take my sins and darkness from me. Oh, how much He cared for me. Sing it in the present tense. No one ever cares for me. Sing it all together. No one ever cares for me like my Jesus. And there's no other friend so kind as He. And no one else could take my sins and darkness from me. Oh, how much He cares for me. Oh, how much He cares for me. Hallelujah, hallelujah.
Thank you for loving us, Lord. The way that you did. Thank you for loving us still the way that you do. Wala pong makapapantay sa ganyang klase ng pag-ibig. Pwede lang naming tularan, pero hindi namin pwedeng pantayan. Sabi mo sa bandang ibaba ng chapter 5, Lord, sa scripture, hindi ko na po napuntahan. Pero yung sabi, dapat ang lalaki magmahal sa asawa niyang babae katulad sa kanyang sariling katawan. Hanggang doon lang kaya namin abutin ang pag-ibig, Lord, na maaari namin ialay sa aming asawa ang mamahal sila katulad sa aming sariling katawan. But Lord, nung mahalin mo kami, minahal mo kami even more than your own self. Well, nagsabi sa Biblia, binigay mo ang iyong sarili para sa amin. Hindi mo nalintana ang iyong sarili. Kami, Panginoon, ang pagmamahal sa aming sarili, inaalagaan namin. Ginagawa namin lahat na magagawa namin para panatiling malusog. Nililinis namin, binabantayan namin, iniingatan namin. Ang sabi, kung mamahalin namin asawa namin, dapat mahalin namin katulad ng pagmamahal sa aming sariling katawan. Pero Lord, ikaw nung mahalin mo kami, binigay mo ang sarili mo. Ibig sabihin, higit kesa sa iyong sarili ang pagmamahal na inalay mo para sa amin. Hindi mo nalintana yung sarili mong sakit na mararanasan. Yung sakripisyo, yung kahiyan, pagkasira ng reputasyon, sasabihin ng ibang mga tao at lahat, hindi yun hindi mo inalintana. Ang importante ay maibigay mo ang gusto mong ibigay para sa iglesia. Napakadakilang pag-ibig. Hayaan mo po, Panginoon, ang pag-ibig nito ay maihayag sa mga taong naririto ngayon. Kung meron kang pinili dito sa aming kalagitnaan, hayaan mo yung tag na yon na nagdala sa kanya dito sa iglesia ay ma-quicken ngayon dahil sa kwento ng iyong pag-ibig. Oh, you're desiring for that attribute to come back. You're desiring for a close and intimate relationship, Lord, to be restored. Dahil dating nandoon kami sa iyo, yun yung klase ng pag-ibig na gusto mong mamagitan sa atin, Lord. And Father, ang kasalanan ay sumingit kami nahiwalay. But you desired, Lord, for that intimate relationship to be restored. Kaya ika'y nagkatawang tao at inalay mong yung sarili. Dahil alam mo na mapupukaw mo ang atensyon ng mga taong pinili dahil may bahagi ka sa kanila. Habang iba, Lord, ay Lord, titingin at titinig sa kwento ng Ebanghelyo bilang isang, you know, isang magandang, Lord, kwento ng pag-ibig, Lord, malungkot o nakakahabag na pangyayari, pero ang pinili mo, maiintindihan na nila ko nung ibig sabihin ng kwento ng pag-ibig mo sa Ebanghelyo. Maintindihan nila na gusto mong sila'y bumalik sa iyo. Dahil bahagi mo sila, hindi mo kayang mabuhay mag-isa. Hindi mo kayang mabuhay ng hiwalay, Panginoon, sa mga attributes mo na ito. That's why gagawin mong lahat para maibalik sila sa piling mo. Hallelujah. Lord, napakainam makita ang aming sarili sa katuparan ng iyong dakilang misyon. Ito sa ibabaw ng lupa, narito kami na ipanumbalik sa iyong piling. Kaya, Panginoon, hayaan mong mahalin ka namin, paglingkuran ka namin, magpasakop kami ng gusto sa iyo. Sa harap ng kapahayagan ko, anong klase ng pag-ibig na meron ka, Lord, hayaan mong paglilingkod namin na hindi dahil sa takot, hindi dahil sa pinipilit kami, hindi dahil sa mahigpit ang aming mga namiminuno, kundi dahil mahal ka namin, Panginoon. Dahil binuhay mo yung hatak na yun sa aming puso. Kaya namin magpasakop sa lahat ng bagay, sa lahat ng iyong salita. At kung meron kaming bagay na kung saan nag-struggle kami, humihingi kami ng tulong sa iyo, tulungan mo kami na overcome yun. Dahil ayaw namin sa anumang paraan na hindi makasunod sa iyo.
Dahil ganun na lamang pagmamahal mo, Lord, kami nahihiya kundi kami makasunod sa iyo. We thank you. May that be a revelation, Lord, today. Sa relasyon namin sa iyo, Panginoon, dito sa iglesyang ito, hayaan mong yan ang gumana sa pagitan natin. Hindi takot, kundi pag-ibig na sinimulan mo. Pag-ibig na binuhay mo sa aming sariling puso. At kung hindi ka mabubuhay nang wala kami, lalong hindi kami mabubuhay kung wala ka, Panginoon. We thank you. At kung meron dito mga tao, nabibiyayaan mo, Panginoon, na makalapit sa iyo, Panginoon, hayaan mo madama nila ang pag-ibig mo sa araw na ito. Hayaan mo, Panginoon, na sila'y makalakad din, O God, in sweet communion with you sa pamamagitan ng pagtanggap sa iyo bilang Diyos at tagapagligtas ng kanilang buhay. At hayaan mo, Panginoon, ang relationship na ito na nag-exist sa amin, O Lord, ay maranasan din nila, Panginoon. Salamat po. Binabalik namin lahat ng papuri sa iyo. Tunay ang sabi ng awitin, no one ever cares for me like you do. Amen. Oh, how much you care for us. And so, Lord, inaalay namin ang aming sarili sa iyo. Unreservedly, Lord. Dahil minahal mo kami ng walang kondisyon, kami nagpapasakop ng walang pangangatuwiran sa iyo. Narito kami, Ama, sakupin mo ng lubusan. Mahal na mahal ka namin. Una mo kaming minahal. Panginoon, alam mo ang pangailangan ng mga anak mo narito, ng asawa mo, Panginoon. Alam mo ang kahinaan namin, alam mo ang mga bagay na inaalala namin, kinatatakutan namin sa hinaharap. Panginoon, nilalapag namin lahat sa iyong paanan ngayon, Lord. Alam mo ang mga struggles namin, ang mga nag-struggle sa kalusugan, Panginoon. Hipuin mo naman sila, Panginoon. Hipuin mo ang iyong asawang babae. Hipuin mo sila, padama mo ang pagmamahal mo, pagmamalasakit mo, pag-aalaga mo. Lord, patnayan mo ang sinumpaan mo. Na hindi mo sila papabayaan kailanman. Ngayong umagang ito, Ama, as we ask that you just meet their needs now, in Jesus Christ's name, amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Let's just praise Him. Thank you, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Let's just praise Him. Let's just express our love to Him. Oh, hallelujah. Hallelujah! Mula sa kaibuturan ng inyong puso. Out of love, out of that tug. Let's just express our love to Him. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you for your love. Thank you, Lord. Thank you, Lord. We love you. We praise you. We honor you. Amen. The Lord be with you. Ingatan kayo ng ating Panginoon sa dismiss the service. Amen. Silently leave the sanctuary. Kung merong gustong maiwan sandali, just to worship Him and praise Him, you're welcome to do that. God bless you. Thank you for your love, Lord. No other friend as kind as He. We love you, Father. No one else could take my sins and dark. Oh God. He cares for me. Yes, my life was filled with sin when Jesus found me. Oh Lord,
shelter place, His strong arms around me. Yes, Lord. And He led me in the way I ought to go.